Sisimulan natin to sa maganda, mga katagumpay. Ipapakita ko sa inyong bago. Nakikita nyo ba yan? Dito tayo yung bagong working station natin. Dito tayo mag-uusap-usap. Okay? Upo ako, mga tol. Ayos ba? Ganda ba? Siyempre, suot natin yung mga sponsor sa atin na riding jersey. Ang top na sponsor sa atin ni Crits Ligarda. Ayan, mga tol. Kung gusto nyo ng mga murang parts, motor parts, search nyo lang si Crits Ligarda sa Facebook. At nandito yung laptop natin nasira at helmet natin nasira. Okay lang yan. Props lang muna yung mga yan, mga katagumpay, para naman medyo magkaroon ng kulay yung ating bagong working station. Alright? So, maglalagay din ako ng music background, mga katagumpay, para naman maging okay yung usapan natin. Ayusin ko lang tong kurtina. Medyo umiipit na dito eh. Ayusin natin. Okay? Okay na yung kurtina. Tapos, lagay tayo ng music background, mga tol. Di ba? Okay ba? Ayos! So, rinig nyo ba? Ang pag-uusapan natin ngayon, mga katagumpay, ay ang pag-uusapan natin, ano bang magandang title nito? Mga motor na existing pa dito sa Pilipinas at babagay sa height nyo. Ano bang maganda? Motor na dapat sa height nyo. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon, mga katagumpay. Pag-uusapan natin, kasi alam nyo, nagiging issue sa atin, mga tol. May mga motor tayo na gusto na hindi natin alam na gusto lang natin pero hindi fit dun sa katawan natin. Hindi fit dun sa height natin. Alright? Wala lang, parang gusto lang natin bumili ng motor kasi nga, gusto lang natin yon. Pero, at the end of the day, pag long time na o long term na, hindi natin namamalayan na masakit yung katawan natin or madalas tayo maaksidente kasi nakatiptoe tayo, 'di ba? So ngayon, pag-uusapan natin yung mga motor na base dun sa height nyo. Alright? Motor na bagay sa inyo, alam ko marami magre-react dito na sasabihin na wala kang pakialam kasi gusto namin tong motor na to. Tama! Wala tayong pakialam. Alright? Pero, ang gusto kong malaman natin dito, mga katagumpay, gusto kong malaman nyo na ang pagpili ng motor ay hindi basta-basta kasi iisa lang ang buhay natin. Alright? Pero, pagkatapos nitong video natin, nasa sa inyo pa rin yung decision. Alright? Pero, hindi tayo magdadalawang isip or hindi ko kayo masisisi. At least, nagbigay tayo ng konting advices sa inyo, lalo na sa mga magsisimula pa lang magmotor. Alright? So, kung bago ka pa lang sa channel ko at ngayon ka pa lang nanonood, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka pa lagi sa channel ko. Alright? So, susimulan natin, mga katagumpay, doon sa mga motor na existing pa ngayon. 2019 lumabas at yung iba ay meron pa rin talaga sa mga dealer. Alright? Simula tayo sa mababa ang height. Yung mga 5'8 pababa. Simula tayo sa mga 5'8. 5'8 pababa. Pumasok dito, mga katagumpay, sa mga 5'8 pababa, si Honda XRM. Ayan, 125. Pasok pa rin siya. Hindi na natin papaliwanag dito, mga katagumpay, kung ano ba yung mga clearance, alright, ng mga motor, kasi magiging komplikado pa. Okay? Kapag sinabi ko na lang yung halimbawa, like wala kayong idea kung anong motor yon, i-search nyo na lang sa internet. Alright? Kung anong motor yung sinasabi ko sa inyo. So, yun nga, ang nauna sa atin, mga katagumpay, ay si Honda XRM. Alright? Si Honda XRM. Tapos, ang pangalawang pumasok sa atin, mga tol, ay si Suzuki Sporty. Alright? Meron ba Suzuki Sporty? Meron bagong nilabas si Suzuki Sporty ngayon, mga katagumpay. Kung makikita nyo, sobrang liit lang talaga niya. Tamang-tama siya sa mga 5'8 pababa. Tapos, pasok din, mga katagumpay, si Mio Sporty. Alright? Sa mga 5'8 pababa. Pumasok yun sa kategori natin ng 5'8 pababa. 5'8 ang height pababa. Honda 125. Ayan, si Honda 125 pasok din. Honda Beat. Alright, pumasok din si Honda Beat sa mga 5'8 pababa. Pasok siya, mga tol. At siya. Ito ang bagong-bagong Yamaha Gravis. Alright? Mga tol, si Yamaha Gravis, meron na rin siya mga advanced features. Pero, murang-mura lang siya. Siguro mga nasa 80 to 90K lang yata si Yamaha Gravis. At tamang-tama yon sa mga 5'8 pababa ang height. Okay? So, si Yamaha Gravis, ano na? Maganda yung lagayan ng tank niya. Okay na yun. Tapos may mga featured rin siya ng mga hazard na rin. Meron tayong review nun. Hanapin nyo na lang sa baba, mga katagumpay. Recommended ko si Yamaha Gravis. Tapos, pasok naman tayo, mga tol, sa 5'9 to 5'10 ang height. Dun yun lang yung boundaries. 5'9, 5'10. Yung dalawang yun. Pinili ko to kasi, mga tol,
mas pinili ko tong mga motor na to kasi napapansin ko sa market, ayun yung tamang-tama sa hike. Tsaka may mga kasama din kasi ako sa rider na sa club namin na ito yung mga gamit base dun sa hike nila. Alright? At nakikita ko na sobrang komportable nila kahit ito lang yung mga motor na ginagamit nila. Kawasaki Fury, solid. Kawasaki Fury, pasok siya sa 5.9 tsaka 5.10 natin kategory. Suzuki Smash, napaka-saktong-sakto Suzuki Smash. Suzuki Skydrive, ito dikit lang naman dun sa 5.8 pababa na height. Pero ito yung tamang-tama kasi. Okay? TMX, pasok si TMX sa 5.9 to 5.10. Alright? Suzuki Sniper, ayan si Suzuki Sniper, pasok siya kay 5.9 tsaka 5.10. Sa aming mga 6-foot medyo alangan na, pero may mga gumagamit pa rin ng mga 6-footer ng Sniper. Pero konting-konti lang naman ang clearance, unlike sa mga 5.8 pababa, masyado ng alangan. Okay? Mio Soul, alright, Mio Soul, pasok si Mio Soul kay 5.9 to 5.10 ang height. Okay na okay yun. Tapos, Honda Click. Okay, 125 and 150. Ayan yung bagong labas ng Honda Click 2019. Ayan, pasok na pasok mga tol sa height nyo na 5.9 to 5.10. Kung wala kayong idea sa mga sinasabi kong motor, mga katagumpay, i-search nyo na lang para magkaroon kayo ng idea. Makikita rin nyo rin yung mga available na color. Ito naman lahat, available pa naman to sa lahat ng dealer. Okay, depende lang sa dealer. Siyempre, minsan nagkakaubusan. Okay, so move on. Pasok na tayo sa height natin. 5'11 tsaka 6-footer. Alright, pasok tayo. Ito na yung medyo parang may mga big bikes. Mahilig kasi ako sa mga scoot mga tol eh. Kaya kukunti lang yung nilagay ko dito na hindi. Okay? Siyempre, ang gamit natin, Yamaha NMAX. Pasok na pasok siya sa 5'11 tsaka 6-foot. Bakit? Malaki yung clearance niya mga tol. Lalong-lalo na sa atin na malalaki yung tuhod, mahaba yung tuhod. Pasok yung clearance niya. Honda PCX. Pasok din si Honda PCX kay 5'11. Tsaka kay 6-foot. Pasok din siya kay 5'10 mga katagumpay. Kaya lang, medyo alangan na. Pero saktong-sakto lang. Saktong-sakto. Pero dito kay 5'11 to 6-foot si PCX, komportable-komportable na. Okay? Si Kimco Exciting Touring. Si Kimco yung inano natin, ni-review natin. Pasok na pasok siya mga katagumpay. Tsaka si Yamaha Exciting X. Makikita nyo si Exciting S. Pasok yon. Tapos, eto pa, meron pang isang pumasok sa atin. Si pasok ko na rin si Honda CBR125. Alright? Si Honda CBR125. Pasok siya mga katagumpay. Nakita ko siya, meron ditong may gamit sa amin. Tinanong ko kung anong height niya. Pasok siya kasi ang height niya ay 5'11. 5'11.5 basta ganun ang height niya. Pasok siya mga tol. Okay, pasok tayo sa mga big man. Eto na, pasok na ang mga center natin. Ang mga big daddy natin. Ayan, pasok na tayo. Siyempre, ang tatay ni NMAX, si Yamaha X-MAX. Mas malaki si Yamaha X-MAX kay NMAX mga katagumpay. Kaya naman, mas maraming big daddy ang gumagamit nito ngayon sa atin. Siyempre, pag sinabing X-MAX, ang dami ng advanced features nan. Tapos, siyempre, malayo na yan kay NMAX. Okay, kasi lolo na nga niya. Tapos, pasok tayo sa lolo, tatay na nga niya. Pasok tayo kay T-Max, mga katagumpay. Ito ang lolo ni X-Max. Lolo ni N-Max at tatay ni X-Max, si T-Max. Okay? Pasok siya sa 6 feet above, mga tol. Bakit? Sobrang laki ni T-Max. Nakakita ko, maraming nagsasabi na si X-Max daw tsaka si T-Max ay parang yung jet na, yung alam niyo yung jet ski ba yun? Yung ginagamit sa tubig. Pero hindi ko rin naman sila masisisik kasi yung unang impression ko dun kay X-Max tsaka kay T-Max, ganun naman talaga. Sobrang parang ang haba ng nguso niya na parang pantubig talaga. Pero, kung papipiliin ako dun sa dalawa, kay X-Max tsaka kay T-Max ha, kasi may N-Max na tayo ha, dun ako kay X-Max mga tol. Kasi hindi siya masyadong OA tingnan. Alam ko may mga magagalit dito na naka X-Max tsaka naka T-Max. Pero guys, ito ay base lang sa aking sariling opinion at okay, sana patawarin nyo agad ako. Kung meron naman kayong mga tol na mga idea or kung meron kayong mga advice pa dun sa mga katagumpay natin na motor na pwede nilang mabili base sa height nila, you're free to comment naman sa baba. Tapos kung may mali ako nasabi, comment nyo lang din sa baba. Alright? So, yun nga, yung dalawa na pasok sa 6 feet above. Tapos, pasok tayo ng big bikes. Kasi, syempre, marami maghahanap dyan sa atin ng mga katagumpay natin ng mga advanced na sa pagbabike. Advanced na sa pag-rides. So, pasok natin si Yamaha NT-OT.
Okay? Pasok pa rin to mga tol sa 6 feet above ah. Pasok pa rin to sa 6 feet above. Pasok natin si Yamaha MT-03. Ayan, sa walang idea. Dati wala akong idea kay Yamaha MT-03. Pero nung nakita ko siya sa personal, pasok siya kaya 6 feet, 5'11". Ayan, pasok siya. 5'10". Pasok pa rin kay 5'10", mga tagumpay. 5'10", 6 feet, ayan. Pasok pa rin siya. Pataas na yun ha. Guys, pataas na yun. Wala na tayong isasagad doon. Pataas na. MT-10, halos same lang yung clearance ng dalawa ni O3 tsaka 10. Syempre magkaiba lang ibang series na si MT-10. Syempre mas pataas siya. At pasok din mga tol si Honda CB650. Ayan mga tol, ang gamit ni Red Sweet Potato. Tama ba? Kung nagkakamali ako, paki-correct ako mga katagumpay. Diyan sa baba kung nagkakamali ako. Okay? Honda CB650, pasok yan. Binenta ni Red Sweet yung kanya, mga tol. Hindi ko alam ang rason, pero alam ko kasi, nagba-buy and sell siya ng motor. Alam ko yan, nagba-buy and sell siya ng motor. Pero, nung nakita ko yung CB650, hindi naman sa binabash natin si Red Sweet Potato, mga tagumpay ha. Hindi sa binabash natin siya. Nung nakita ko siya, eto base lang sa paningin ko, nung ginamit niya, siya naman ang may sabi na tiptoe siya. Dun sa gamit niya na CB650. Tiptoe talaga siya, sabi ko. Medyo alangan to kay Red Sweet ha. Hindi ko alam po, isa rin yung sa naging dahilan ni Red Sweet Potato na kaya niya binenta. Okay? So, subscribe nyo rin si Red Sweet Potato kung makikita nyo. Search nyo lang siya sa YouTube, Red Sweet Potato. Subscribe nyo siya. Marami kasi sa kanyang matututunan, lalo na sa mga reviews ng mga motor. Okay na okay siya. Tapos, pasok na ito, ipapasok ko na rin kasi nandito na rin man tayo. Okay, Honda CB1000R, ayan, panghagad na. Okay, so mga tol, may tanong pala ako sa inyo. Hindi ko na isama dito yung Kawasaki. Alam ko Kawasaki yung gamit ni Reed, yung si, kung tawagin si Reed for Speed. Ayan, kay Reed for Speed. Paki-comment naman sa baba kung ano yung gamit ni Sir Reed. Palagyan lang ng hashtag Reed, tapos yung gamit niya na motor. Yung kulay black and green. Isa lang ba motor niya o madami? Hindi ko kasi siya masyadong nasubaybayan yung adventure eh. Kasi mas nasubaybayan ko yung adventure ni Red Sweet tsaka ni Motodek. Siya hindi pa masyado. Hindi ko pa siya masyado napapanood. Yung dalawa pa lang, si Red Sweet tsaka si Motodek. Paki-comment naman sa baba yung gamit niya na motor kasi nakalimutan ko eh. Pero nakikita ko kasi ginagamit niya sa expressway. At siguro sobrang taas ng displacement nun. Kaya doon niya nagagamit. Wala akong masyadong alam doon sa motor, sa mga big bikes talaga. Pero bigyan niyo na lang ako ng idea. Comment niyo sa baba doon sa palaging nanonood kay Reed for Speed. Ha? Okay? So far yun lang naman yung mga motor na ito binasi ko lang naman doon sa mga nakikita ko. Kasi ayoko magbigay mga katagumpay ng mga motor na hindi ko naman nakikita sa dealer. Yung mga sinasabi nila na meron ganito, pero hindi ko nakikita sa dealer. Ito lahat to nakikita natin sa dealer. Kaya ito yung mga possible na pwede nyong bilhin base sa height nyo. Okay? So ulitin natin, 5'8 pababa, Yamaha Gravis, Honda Beat, Honda 125, Mio Sporty, Suzuki Sporty, at saka si Honda XRM 125 para sa height na 5'8. Okay? 5'9 to 5'10 ang height mga katagumpay. Honda Click, pasok si Honda Click 125 tsaka si 150. Mio Soul, Raider 150, pasok sa 5'9, 5'10. Suzuki Sniper 150, ayan pasok. TMX, Suzuki Skydrive, Suzuki Smash, Kawasaki Fury. Ayan ang mga pasok sa 5'9 hanggang 5'10 ang height. Okay? 5'11 hanggang 10 feet, pasok si Yamaha NMAX, Honda PCX, si Kimco, Honda CBR125, si Yamaha Exciting X, ayan. Yamaha Exciting X ba? Yamaha Exciting X. Hindi, si Kimco. Kimco yon, si Kimco Exciting S. Sorry, nagkamali ata ako kanina. Si Kimco Exciting X, ayan. Exciting S, ayan. 6 feet above, mga katagumpay. Mga 6 feet above. Yamaha X-Max, Yamaha T-Max, ayan. Mga big bikes naman, napasok pa rin 6 feet ay si Yamaha MT-03, Yamaha MT-10, Honda CB650 na gamit Red Sweet Potato, at Honda CB1000R. Ayan, ito rin yung mga possible na motor na nakikita ko ngayon sa market. So, kung may mga lalabas man ngayon na 2020 tulad ni Yamaha NMAX mga katagumpay, tingin ko pasok pa rin siya si Yamaha NMAX kay 5'11 to 6 feet. Okay? Huwag na kayong umasa na papasok yun sa ganun. Pero pwede nyo naman ipilit talaga, mga tol. Kasi sabi ko nga, sariling opinion ko to. At buhay nyo yan.
Pero dito kasi sa channel natin, sinasabi natin yung mga possible na pwedeng mangyari sa inyo. Okay? So, yun lang mga tol. Hindi ko kayo pinapangunahan. Binibigyan ko lang kayo ng advice kasi nga gusto ko makatulong sa inyo. At thank you so much. Sana na-enjoy niyo yung bagong station natin. Ano bang kulang? Madilim ba tayo? Anong gusto niyo ilagay? Kung makikita niyo, nandito yung YouTube play button natin na 1,000 subscriber. Ayan. Tapos yung logo natin. Okay? So, ito yung helmet natin. Okay pala siya na wala ding walang visor mga tol. Nagustuhan ko siya ng walang visor. So, kung magkakaroon tayo ng sponsor ng helmet, hindi ko ito pamimigay. Gagamitin ko pa rin ito for city driving. Tapos yung mag-sponsor sa atin ng helmet, mga katagumpay, kung merong nakakapanood sa atin ngayon or yung mga nag-promise sa atin dito, yun ang gagamitin natin ng pandiinan. Land by land. Okay? Para yun ang gamitin natin sa mga matindihan. So, yun lang naman mga katagumpay so far. At sana dumating sa point na okay na yung ano natin, yung setup natin. Mas mag-enjoy kayo at mas marami akong maitulong sa inyo. Okay? So, maraming salamat. At kung bago ka pa lang sa channel ko at ngayon ka pa lang nanonood mga katagumpay, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi sa lahat ng uploads natin. Alright? So, kung may mali ako nasabi ulit, comment nyo lang sa baba. Kung may advice kayo sa mga katagumpay, team katagumpay natin, comment nyo lang ulit sa baba. At tatanggapin natin lahat yan. Pag-uusapan natin, magre-reply ako. Alright? Maraming salamat hanggang sa muli ng bagong uploads natin. Huwag mo kalimutan na i-subscribe at i-click yung notification bell para ma-notify ka palagi sa lahat ng uploads natin. Maraming salamat. This is your man, JTV again. Ingat kayo palagi. Ride safe. Hingang malalim and peace. And peace out. Peace bump. Peace bump tayo ah. Peace bump.